Hi everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTubers sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Don't forget to like, subscribe, share this video para alam mo kung ano ang latest trending news na ating pag-uusapan ngayon. Magandang maligayang Pasko po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ngayon po ay December 25, 2022. Ako po. Paskong Pasko at maraming chika, intriga ang ating pag-uusapan ngayon, lalo na sa showbiz, ha? Grabe talaga ang Metro Manila Film Festival 2022. But before that, magpapasalamat po ako sa lahat ng manood, nag-like, nag-share ng aking mga video, lalo na sa mag-comment nito. Salamat po talaga. At sa mga OFW na hindi talaga nami-miss yung papanood ng aking mga video sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa US, saan man kayong parte ng mundo. Thank you very much. Okay, ito na ating pag-uusapan ngayon. Hanako po, pumalo sa gross sales ang pelikula ni Vice Ganda na Partners in Crime, you know, Ivana Alawi. Oo mga kabibig, may chika pa na number one na daw ito. At panghuli or parang ligwak sa top 5 o top 4 itong My Teacher at Mama Sapano. Nako mga kabibig, yan ang sigaw ng mga pinklawa na super proud sila na sa Metro Manila Film Festival 2022, number one ang movie ni Vice Ganda. Alam naman natin na isang kakampink si Vice Ganda. Number two naman daw di umano ang Love You With an Accent, Coco Martin at Judy Santa Maria. Number three, The Litter by Nadine Lustre. Number four, Family Matters daw di umano ang nag-aarangkadahan ngayon sa Metro Manila Film Festival. May nabasa akong isang kakampit na talagang ang ABS-CBN lang mga artista ang siyang kilala. Nako, ang taga GMA daw, langaw lang daw iyon. Nako mga bibig. At kaya na-brought up ulit ang prangkisa ng ABS-CBN dahil sa mga movies ng Metro Manila Film Festival na talaga daw kailangan nang ibalik ang prangkisa ng ABS-CBN kasi maraming Pilipino ang excited na makita ang ABS-CBN sa free TV. Lalo na ngayon na talagang nangungunang artista sa Metro Manila Film Festival ay sina Vice Ganda at Ivana Alawi na kapwa artista ng ABS-CBN. No, 'di ba mga kabibig? Ganun ang mga pag-iisip ng mga pinklawan. Always na talaga sila masusunod. And the same time, binash ang movie ni Tony Gonzaga na My Teacher. Alam nyo ba? Ito pa ang sabi ng mga netizen. Akala ko ba 31 million strong and unity tayo? Pero bakit ang hina ng ticket sales ng movie ni La Traidora Tony Gonzaga? Naku po, natanong yan ng mga netizen. Ano daw ang nangyari sa movie ni Tony Gonzaga? Ano kaya ang mangyari din sa kanyang upcoming concert? Baka walang manood, lalangawin. Oo, kasi may upcoming concert si Tony Gonzaga next year for his 20th anniversary sa showbiz industry. Ito pa, oh, parang sparkle lang yan. Kailangan ng DigiWorks para makahatak. Oh my God. Bahala na daw si Ninong Bongbong Marcos sa ticket sales. Wala bang pang libre para sure may mga manood? To the rescue si Ninong Bongbong Marcos. Tapos mga langaw ang manonood. Yan ang mga ilang komento ng ating mga pinklawan. I think ito yung mga bashers si Tony Gonzaga. Pero si Tony Gonzaga, kiber. Kasi alam niyang maganda ang kanyang pelikula. Kikita man ito or hindi kikita, as long as na-deliver nila kung ano ang mensahe ng kanilang pelikula. That's the most important thing, no? Hindi lang puro ngiti, tawa, iyak, katatukan, takot ka ba? The most important thing is you've learned
out from the movie. Kung ano ang learning experience mo, kung pwede ba mo i-apply sa buhay. Hindi yung puro bitterness na lang sa puso natin, eh hindi masyadong pumatok sa takilya. For example lang, ang movie ng Tony Gonzaga, first day pa lang ngayon, ganun na kayo ka-judgmental? Wag naman. Bigyan natin ng few days. Baka later on, pag may magandang reviews about the movie, eh, alam naman ang Pilipino, pag maganda ang reviews ng isang movie, papanoorin yan. Kasi maiintriga sila. Kaya sa lahat ng nanood ng My Teacher, Mama Sapano, at lahat ng pelikula ng Metro Manila Film Festival, suportahan natin. Huwag natin hilain pababa. Bakit? Kapwa Pilipino natin ang hinihila natin. Kapwa ekonomiya ang hinihila natin. Kung ayaw nyo sa moving iyan, huwag na lang mag-comment dito. Ito pa, oh. Sabi na mga Josawa niya, she's the most powerful celebrity. So alam na, may magic dyan soon. May gagawa daw na magic para maging number one sa takilya ang movie ni Tony Gonzaga. In fairness, sa mga interview ni Tony Gonzaga, hindi naman ni-mention ni Tony Gonzaga na proud, expecting siya na maging number one sa takilya ang kanyang movie. She never said that. And wag naman nating husgahan kung ano yung political ang tawag dito, paninindigan ni Tony Gonzaga. Sana hindi maapektuhan ang kanyang trabaho or ang kanyang mga pelikulang ginagawa, kasi alam naman natin maganda lahat ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Kung gusto mong tumawa, manood kayo sa movie ni Vice Ganda. Kung gusto kayong matakot, manood kayo ng Deleter. Kung gusto kayong umiyak, emotional, maraming movie na pwede nyo yung panoorin. So, wag nang mag-bitter-bitter, wag nang maghilaan pababa, pataas, pababa, parang espageti. Diba, wag ganun. Ito pa ang mga komento ng ilang mga netizen. Nakakaawa ang most powerful celebrity. Walang kita. Bokya. Deserve niyang i-boycott. No comment kasi alam kong hindi talaga yan papatok sa takilya. Baka nasa bakasyon pa si PBB. Di pa nabili lahat ng ticket para ipamudmud sa 31 million na mga followers. Bakit puro gagamitin lang ang 31 million followers? Or yung bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? Bakit ba? Masakit bang isipin na natalo si Lenny Robredo? Masakit ba ang 31 million na bumoto kay Bongbong Marcos? Palaging ganun ang mga excuses ng mga pakamping, ng mga dilawan. Palagi nilang binabanatan using the word 31 million followers. The most important thing is talo si Lenny, panalo si Pangulong Bongbong Marcos. Whatever, kikita man o hindi kikita ang pelikula ni Tony Gonzaga is Tony Gonzaga. Artista, mayaman, at may talento. Kayo, yung nag-bash kay Tony Gonzaga, kaya nyo ba kung ano ang ginagawa ni Tony Gonzaga? Hindi. Nga lang kayo. May confidence ba kayo maging Tony Gonzaga? Hindi. Wala talaga. O, diba? So, huwag masyadong bitter, huwag masyadong pakialamera, huwag masyadong basher. Baka yung binabash mong isang tao ay doon ka insecure. Yun na mga kabibigan ating Ladies Trending News. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Again, huwag insecure. Be happy sa success ng ibang tao. Bye everyone. Merry Christmas.